Pascal, Beto, Alonso. Na di kalaunan, ito po yung tawagin po natin ngayon, Ambassador. Yung pangalawang asawa niya ay nagangalang Brigida de Quintos at yung isa sa kanilang naging anak ay si Teodoro Alonso na ina ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sumagalit po tayo sa kanyang unang anak na lalaki na nagangalang si Alberto Alonso na ika-apat na henerasyon na nagmay-ari ng bahay nito na kung saan nagkaroon po ito ng asawa na nagangalang Teodoro Formoso. At siya po'y laging nalulungkot, namumulila at nalulumbay po sa kanyang asawa. Si Teodoro Formoso po ay nagkaroon po ito ng lihim na karelasyon sa kapitan ng Guardia Civil. Chismis po sa bahay. Actually, hindi nga po siya marites eh. Baga, chismis po noon, ngayon history na. So, pag pinagsama, history po. So, ngayon, itutuloy ko po yung kwento. Siguro sa balik pagbabalik nyo na lang po. Okay, ang ginawa po niya sa Alberto kay Teodoro Formoso ay ikinulumbo niya ito sa isa sa mga kwarto ng kanyang bahay. May isang okasyon na nagaganap sa binyan na kung saan may isang batang babae na magaling sumayaw at nagkataon. Yung Gobernador General ng Espanya ay invited to sa mismong okasyon. Nung nakita niya yung bata, ito'y kanyang kinagaliwan. Tinanong po niya yung bata na kung ano daw po ang kanyang kahilingan ay kanya daw pong ibibigay bilang kapalit ng kanyang pagsasayaw. Ngunit, lingit sa kaalaman ng Gobernador General na ang batang babae po pala ay bunsong anak ni Teodoro Alonso na nagngangalang, baka kilala niyo po. At naririnig niyo po yung salitang Alonso. Sino po yung naiisip niyo? Ano, sir? Tama po ba ako ng pagkakarinig? Bea Alonso. Okay. Hindi, sir eh. Pero malapit ka na po sa Saturnina, which is letter S po ang nagsisimula doon. Soledad. Okay. Soledad po ha? Hindi po Bea Alonso. So, ang batang Soledad, ang hiniling po niya ay kalayaan ng kanyang ina at tiyuhin. So, after 2 years, nakalaya po yung dalawang magkapatid. Dahil ang pamahalang Espanya ay nagpatupad po ito ng panukalang batas na kung tawagin po natin ay Liberia 1849 na nakasab po dito ang lahat ng Pilipino ay magkakaroon po, ng kanya-kanyang apelyido. At ang ipinigay pong apelyido sa pamilyang Alonso ay E. Realonda. Ngunit isang araw, nakalimutan po niya itong isama sa kanyang pirma. Sa pangalawang pagkakataon, pinanghuli at pinarusahan po ito na maglakad ng 50 kilometers from Calamba, Laguna to Santa Cruz, Laguna nang wala pong suot na mga sapit sa paa. At noong mga panahon po na yon, yung ating pambansang bayani na si Dr. Sarizal ay mga nasa 10 taong gulang pa lamang nagkaroon na po ito ng hinanakit sa pamahalang Espanya. Dahil nga po sa kanyang purang edad, nasaksihan niya kung gaano nga po kalupit ang pamahalang Espanya sa ating mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang ina na si Teodoro Alonso. Nang unti-unti pong mabuo yung kanyang kaisipan, isa po ito sa naging dahilan o inspirasyon niya para sumulat ng libro na Dolly Montangere at El Belibus Turismo. So anyway, ito po yung mga nagmay-ari. Mga larawan lang po sila. So hindi po tayo kailangan matako. Ang Butaka po kasi noon is nagsisilbing paanakan ng mga Pilipinong kababaihan po. Okay? Kaya po sila tinawag na Butaka because ang Butaka is bukaka na kung saan pinubukaka po nila yung kanilang mga legs o paa at pinapatag po nila dito sa malaking anchor na ito at magsisimula po silang manganak. Yung bahay po nito is almost 1 to 5% original lang po ha? And the rest are replica na. Ang pinaka-original po dito sa bahay nito ay itong mga siling or rather itong siling na ito at yung hagdanan po na yon at yung room na nandito sa kwarto. Okay. So, ito nga po pala sa Alberto Alonso at yung kanyang asawa ni si Teodoro Formoso na nagtaksil dahil ating kinulungkot sa kwarto ito na papasunod po natin maya-maya. Ngayon, okay, yung labela Teodoro na itayo po ito noong 1800 sa pagmamay-ari niya sa Alberto Alonso kaya nang yung bahay hindi po ito nagtagal at ito'y kanyang ibinenta. Ang nakabili po ng bahay niya ay si Doña Magdalena Arrabal Leyva na kung saan ipinasok po niya ito sa kanyang anak na babae na nagangalang Doña Isabel. So si Doña Isabel, nagkaroon po ito ng asawa na nagangalang Macario Marco at pinayagat po sila ng anak
lamang ito sa kanyang anak na babae, pero si Donna Pilar, nagkaroon po ito ng asawa na nagkangalap Zoe Alberto, na pamangkin niya si Alberto Alonso. So, ibig sabihin, umikot lang po ito sa pagmamayari ng pamilya Alberto o Alonso. So, once again, ito po ang aming kasabihan from Binyan Laguna. Pagpasyahan po nilang bilhin at nilipat po nito sa aming resort. Ngunit pagkipalang sa pagkipalang
lahat kung paano po busuin yung dahil yan kung hindi po nila ito nakita ng isang buong bahay. So ang ginawa po nila, nagsalik po sila po. Once again, ito po aming kasa Mexico from Mexico, Pampanga. For our next house, ito nga po pala ang aming kasa Hayan Uno from Hayan Nga Maysia. Ito po ang bahay nito taong 1901 sa pagpamayari po ni Hilario San Chavez Quibet na kung saan ang bahay po nito tinaguraan ng White House dahil yung unang mayor ng Hayan ay dito po nanirahan sa bahay nito. Samantalang si Jose Carlos ay isang mayor na kung saan marami po itong kalaban sa politika na nanirahan sa bahay nito. Subalit, sa buti ng kampag papadayin po at pagbabarilin sa bahay nito. Ito pala ang aming kasa Bisantina, Pambinando, Manila. Ito po ang bahay po na yan taong 1890 sa pagkamayari po ni Don Lorenzo del Rosario na isang kilala principal na contractor sa Binondo, Manila. At ang bahay po na yan, idinasenyo nga po pala ni Juan Asenjo pa si Arismendi na kung saan ang bahay po nito taong 1913-1919 ang bahay inuktahan ng Instituto de Manila para po sa kanilang elementarya at secundarya. Nang may lipat pa sila sa Sabtalok, Manila ay nakilala po sila bilang isang University of Manila hanggang sa ngayon. Ito, isa nga po pala sa mga premium hotel at first class hotel po namin dito na pwede okupahan ng 16 na katao because meron po itong itong kwarto sa loob ng kanyang bahay na may kasama po itong full bathroom service, standard cocktail at breakfast sa nagkakahalagang 169,000 per night po ang bahay na yun. At pinintahan na po pala yan na labas ganda at may hard and angle lista po. Makakain na po ang susunod na magre-rent dyan. So kaya-kaya ito, may kasama na po yung photographer at video director. So once again, ito po aming Jose de la Escolta from Escolta, Manila. This is your professional group. For our museum po. Sige ma'am, so, doon po tayo. Open minds, people can change your life. A few friends with intent.